Kaya kayong mahila ng mga laruang ito. Ang likha naming barko na gawa sa mga styro. Dito muna kami sa ilalim ng hagdanan ng barko dahil naubusan kami ng gasolina. Ang barkong ito ay milyon-milyon ang halaga. Pero for today's video, gagawa tayo ng sarili nating barko. Gagawa kami ng sarili naming barko. Kaya nagplano kami ng mabuti upang maging totoo ang kalokohan ito. Gusto ko yung pwede akong sumakay. Kaya bumili ako ng malalaking styrofoam. At ito yung palasyo na toothpicks. Ang styro na ito ay nagkakahalaga ng 20,000 pesos plus bawat isa. At ang lahat ng laruang ito ay sariling gawa namin. Nakakatawa ang styro na ito. Dahil sa sobrang lapad, kailangan namin itong gamitan ng lagare. At dahil styro, ang nasa isip natin ay magaan. Ang styro na ito ay tumitimbang ng 60 kilograms. Dalawang klase ang styro na ito. Ito yung nagme-melt lang, at ito naman yung nasusunog. Dito ang styro na aming gamit, dahil mas matibay siya kesa sa iba. Gagamitan natin ng grinder, dahil hindi kaya. Ginamitan namin ng grinder upang maging smooth at hindi magaspang. Kung may malaki tayong barko, siyempre meron din tayong maliit. Kami rin mismo ang lumikha ng mga laruang ito upang gamitin panghila sa ating malaking barko. Sa mga gustong gumawa nito, bumili kami sa Shopee ng set ng propeller at mga motor. Dahil kung kinaya namin itong gawin, kaya nyo rin. Gumagabi na at nandito pa rin kami, nagbabanat ng buto. Ito ka pala yung ideya! Yo, what's up? Day 2 at ito na yung natapos namin. Nag-iisip kami kung paano maging posible ang paghila ng aming malaking barko. Bali, ito yung pormahan. At lipo batteries yung ginagamit namin. At ito naman yung chargers. Dalawang motor ang ginamit namin sa bawat laruan. Manny Pacquiao! Yo, what's up? Day 3! Sa araw na to, kinalibrate at fina-finalize namin ang lahat ng motor ng 25 laruan na aming ginawa. Ang bangis ng tato ko! Habang sila ay busy-busy rin kami sa pagbitura ng ating barko. Day 4! So what's up guys, buong araw ito lang yung ginawa namin. Yo, what's up day 5? Papakita ko sa iyo ang Kung Fu. Waya! Agang-aga at diretso na agad sa trabaho. Dahil today ay ititest natin ang gawa nating barko. At bago ang lahat, susubukan muna natin ito sa dagat. Ganito kahina o kabilis ang takbo ng bawat laruan na aming nagawa. Tingin nyo mahihila kaya nito ang ginawa nating malaking barko. Today is the moment of truth. Maliban sa ipapahila natin ito, susubukan nating mangisda gamit ang barkong to. Technique of love, mo. Sinet up muna namin lahat ng baterya at forma para sa paghila. Ito ay pahila pa abante, hindi kagaya ng kilala o tinuri mong kaibigan na pahila pa baba. Hindi talaga siya masyadong nahila dahil siguro pa ikot-ikot yung direksyon ng mga laruan. At ang isa pang problema, sa sobrang lakas ng battery, nasunog yung mga wires at dinamo. So ngayon susubukan namin lagyan ng makina. Nag-order ako ng 2 horsepower na outboard kasi gusto kong irehistro ang sasakyang ito upang magamit natin sa susunod na gagawing extreme challenge. Test natin kung gaano katibay. Susubukan namin na tatlo kaming sasakay. Nakikita nyo bang mga barko na yan? In the end of this video, pupuntahan namin yan. Pinuntahan namin ang barko upang matest kung ilang litro ng gasolina ang kayang makonsume nito sa isang biyahe.
Sobrang napakaraming isda. Napakaraming isda sa ilalim ng barko. Gusto naming mamingwit, pero nasa kabilang bangka ang aming mga gamit. At ang pinakamalaking problema, dito muna kami sa ilalim ng hagdanan ng barko dahil naubusan kami ng gasolina. Pagkatapos ng grabing babad sa init, uhaw at gutom, sa wakas ay na-rescue na rin kami. So nandito kami ngayon upang masubukan kung totoo bang pwedeng gamitin tong pangisda. So eto, ihuhulog ko na guys. Honestly, wala talaga akong alam. Ngayon, ikakabit na natin to guys. Ilang minuto pa lang sa pagdating namin at eto na yung nangyari. Sugatan ako. Sobrang sakit na para sa atin ito, pero para sa mga mangingisda, araw-araw nila itong kinakaharap. Pero maliban sa mga masasamang pangyayari, eto naman yung maganda. Ito na guys! So guys, nakahuli na kami! Pero hindi kami yung nakahuli. Yung kasama namin. Bastards.